welcome back po sa ating channel. Una po sa lahat, magpapasalamat po muna kami sa mga client namin at sa mga sugin na namin ano, sa walang sawang pagsuporta sa K-Peter. Ang gagawin po natin ngayon, mag-review po tayo ng dalawang klase ng Mexico CC6 na SD. Ayan po. Taraan! Ayan. Isang Mexico CC6 na sleep phone, SD, ano? At saka, isang Mexico CC6 na SD la SD standard ng tao kasi dalawang klase na kasi sila eh. Isang sleep phone na SD at saka isang shoelace na SD ano. Ito po yun. Ang review po natin ngayon ang Mexico CC6 na SD Midnight Blue. Ayan po. Ayan ano. Ayan. Sarap. Ayan. Ito. Ito. Ayan. So yun po ano, sa SD ano, ang karakteristik po ng SD ay yung shoelace niya ano, manipis. Ayan. Manipis po yan. At saka yung shoelace hole yung sa bandang dulo ay may metal siya, no? Shoelace metal po. At saka, ayun. So, itong stripes, pure leather. Itong outer leather, pure leather din. Yung inner layer, no? Pure leather din siya, no? Tapos, yung inner sole, ayan, malambot siya. Hindi siya katulad ng mga regular lang na SD ano. Tsaka yung outer sole niya, so, rubber din to ano, kaso nga lang medyo mas matigas siya ng konti kaysa sa mga regular lang na Mexico CC6 ano, medyo malambot siya. Yung outer sole lang medyo malambot. Ayan po ano, sa mga nagtatanong ano, sa mga ano po yung pagkakaiba nito sa regular Mexico CC6 ano, yung SD po ay yung shoelace na yung piece, tsaka meron ito. Pure leather at pure leather gawa ko siya. Entire material na ginamit ko ay pure leather. Ito rin po yung collar tongue, pure leather. Ito naman yung shoelace tongue. Kung mapapansin nyo ano, yung shoelace tongue, lalo na yung patch nito, yung kung inutsuka tiger ano, ang patch nito ay leather din ano, pure leather din. Hindi siya yung sa mga regular na Mexico CC6 ano, yung patch niya nylon, para siyang nylon na tela yung sa yun. Ito po ay pure leather. So ayun ano, ang Mexico CC6 na standard ano ay synthetic leather, samantala ito ay pure leather. Ano po, pangalawa naman ay ang Mexico CC6 SD Slip-On. Ito po ay cream. So, medyo maliwanag lang yung ilaw ko, ano, kaya parang puti siya. Ano. Pero cream ito. Ano. Same din ano, yung shoelace hole, ayan po, sa bandang dulo ay metal na. Although metal siya na lahat. So, sa bandang dulo, ano, parehas silang malalaki yung stick. Ano, parehas. Medyo malaki yung, sa bandang dulo, medyo malaki na yung shoelace hole. Ito naman yung shoelace thumb. Ito, yung shoelace thumb ay pure leather, lalo na yung patch, ayun, yung patch nito, yung logo, pure leather din, yung collar thumb, pure leather. Ito ano, ang design ng model na ito ano, so napansin nyo, yung stripes nito ay pure leather. Samantala itong design na ito ano, para siyang butas-butas, pero pagdating sa loob, hindi naman siya tagos ano. So, meron pa rin siyang inner layer na leather na dito sa loob. Sayang po. Ayan. So, for the information lang ano, may na-encounter ang K-Bender ano, sa mga sa first time, lalo na sa mga first time. Yung mga regular na mga OT user ng mga Mexico CC6 ano, gusto mag-shift sa Mexico, gusto mag-try ng Mexico 66 ano, ano SD. Yung iba kasi meron kami na encounter na sa client namin, nabubuli na ganito, first time nabubuli na ganito. Tinanong niya bakit daw na matigas ang leather nito. So sabi namin, tinanong namin sa client namin na talagang Mexico 66 na talagang SD ginagamit niya. Sabi siya, una lang naman daw na medyo matigas ang
ang Mexico CCC na leather. So sabi na sa kanya, ang usually kasi ang karamihan kasi ng Mexico 66 na standard lang ano ay synthetic leather lang po siya. Either synthetic leather or canvas. Ito pure leather. So sa unang buwan mo siyang gagamitin ano, medyo matigas na. Malaki matigas. So the next following month, medyo wala nang buwan kasi kung lagi mo naman siya gagamitin. So yun po ano. Ayun. Okay. Po. Ito po yung pagkatek ba nito. Dalawang klase po na SD ano. Itong SD na slip-on. Pero pwedeng lagyan na shoelace. Ito po yung shoelace niya. Kung nagsawa na kayo sa slip-on lang at gusto niyo naman na iba naman, pwede nyo nang lagyan na shoelace. So ayun ano. Yung mga slip-on na mga regular na Mexico CCC na slip-on. So yun kasi nakatahi na yung ano eh. Nakatahi na kasi siya eh. Samantala ito, hindi siya nakatahi. So pwede mo talaga siyang lagyan. So ang model na ito ay design talaga siya sa dalawang, pwede yung dalawang klaseng gamit. Slip-on or pwede mo lagyan ito. Ayan. So maporma siya ano. Bagay na bagay ito sa mga frontliners natin ng mga medical. Mga medical frontliners natin ng ganda. Bagay na bagay ito para sa atin. Yung inner sole niya, no, talagang soft. Pareha sila. Ito ano, sa mga bagong model na mga bagong 2020 na labas na, year 2020 labas na mga bagong labas ng mga Onitsuka Tiger, ano, ay meron na po talaga siyang scan code. Kita po natin. Scan code po na po yun. Ito ano? So, ayun po ano, sa information sa ano lang po ano, lahat po ng SD ay gawa po siya sa Vietnam. Made in Vietnam po ang mga SD natin. So, may nagtanong sa amin ano, kung meron ba daw na Onitsuka Tiger na made in Indonesia na SD. Sa as of now, ano, wala pa kami na-encounter na Mexico 66 SD na gawang Vietnam or gawang Thailand. May na-encounter kami ng Thailand, pero isa lang eh. Isa lang talaga na-encounter namin na Mexico 66 na Thailand na SD, ano, SD. Medyo nag-alangan kasi kami, percent kasi namin nakakita na doon. So usually, ang SD po talaga ay gawa sa Vietnam. So correct us kung makalit na kami sa information ano, baka meron nga naman na talaga na Indonesia made na Mexico 66 SD at saka Mexico 66 na Thailand na SD din. So yun po ano, ayun. Sana po nakatulong tong vlogging namin ano, lalo na sa mga gustong sa mga Mexico 66 na standard na lagi yun na talaga yung favorito at gusto mag-ship sa mga SD. So ito po, sana nakatulong ano. So sa mga bagong user din ng mga Onitsuka Tiger, so parang hindi sila nalito, meron po tayong apat na klase na style na Mexico 66. Mexico 66 na slip-on, Mexico 66 na SD, at ang Mexico 66, yung standard lang, at saka yung Nippon din. So ayun po ano. Ayan. Salamat at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like sa YouTube channel namin at saka sa YouTube sa Facebook page channel namin para sa patuloy-tuloy na pag-vlog ng mga Onitsuka Tiger lalo na sa mga Onitsuka Tiger. Ayan po. Maraming salamat.